Matagal nga akong hindi nakauwi sa amin at ilang years din yon kaya bumawi talaga ako. Pinagrocery ko yung aking pamilya. Ang sarap lang sa pakiramdam na maibigay mo yung mga gusto nila. So hey, what's up mga kaibigan? After ilang years nga ay nakabalik nga ako dito sa amin. Ito nga yung pagdating ko dito at sinalubong nga ako ng aking pamilya. Namiss ko talaga sobra dahil nga ilang years din tayong hindi nakapagbakasyon. At ito, dumiretso nga agad kami dito sa Kainan, dito mismo sa Mang Inasal dahil nga sobrang gutom talaga namin sa biyahe. Ilang oras kaming bumiyahe, galing pa kami niyan ng Cebu. Kaya yun, diretso kami dito sa Mang Inasal nang sa ganun ay makalamon talaga ng sobra. After nga namin kumain ito, dinala ko agad ng pamilya dito sa mismong massage chair nang sa ganun ay maranasan man lang nila. Nang sa ganun ay ma-massage din yung katawan nila, oh, diba? After nun ay may pinuntahan kami isang appliance store na kung saan ay may bibili nga kami ditong washing machine kasi nga yung washing machine sa amin ay nasira na nga nila at papalitan nga natin ng bago kasi medyo nakaluwag-luwag pa tayo kasi may natira pa tayong barya-barya sa ipon natin. Pagkatapos namin dyan ay naglakad-lakad kami kasi nga meron pa kaming pupuntahan at pupunta nga kami dito sa may Gaisano dito mismo sa amin. Nakatira pala ako dito sa may San Carlos City, Negros Occidental at dinala ko sila dito sa may grocery store kasi gusto ko pagdating sa bahay ay mayroon nga kaming magamit. At yun, sabi ko nga sa kanila, kunin nyo na lahat ng gusto nyong kunin na kung anong wala sa bahay, kunin nyo na. Kaya yun, once in a lifetime lang naman to. Once in a lifetime. Kasi sobrang tagal natin hindi nakapagbakasyon, kaya kailangan natin bumawi sa pamilya natin. Kaya yun, sabi ko, kunin nyo na lahat ng kailangan natin sa bahay. Kung anong wala sa bahay, kunin nyo na. Nang sa ganun ay mag-enjoy tayo sa bakasyon ko. Ayan. Yung kapatid ko ay kumuha nga ating mga kakainin. Tapos yung mama ko naman, kumuha ng mga sabon-sabon dyan. Tapos itong ibang kapatid ko naman, kumuha na yung mga essential, mga pang personal lang na gamit. Kaya yun, nakatatlong trolley tayo dyan at kinakabahan nga ako kasi nga yung presyohan dito sa amin sa Visayas sobrang mahal dahil galing ako ng Luzon tapos pumuntang Mindanao. Pagdating ko dito sa Visayas, grabe, napakamahal talaga ng bilihin dito. At yun nga, kinarga agad namin sa bus yung aming pinanggro-grocery dahil magmumotor lang kami pa uwi niyan. Pagkatapos nga namin may karga, ayun, dinala ko rin ulit yung aking mga pamilya dito sa mga bilihan ng mga damit at kung anong gusto nilang bilhin dahil nga kailangan ko talagang bumawi sa kanila kasi medyo matagal-tagal nga talaga tayong hindi nakapagbakasyon. At ayun nga, after nga ilang oras silang pagpili-pili dyan, ay nakabili na nga sila ng kanilang mga gusto. Medyo tagilid talaga tayo nito mga kaibigan kasi ang laki ng ginastos ko sa grocery. Grabe, napakalaki ng grocery pala namin. Nakumabot ako dyan ng 24K. Tapos ito pa, additional pa dito yung mga gamit nila dito na mga pinamili mga damit. Sabi ko okay lang yan kasi nga, kailangan ko talaga bumawi kasi antagal kong hindi nakapagbakasyon. At ayun, masaya naman sila. At ito talagang plano ko pag nagbakasyon ako, i-grocery ko yung pamilya ko. At after nun, may sinakyan kaming pedicab kasi may pupuntahan naman kami dito isang lugar. At ito, may nadaan na kami ditong Kwekwekan. Yung bumili nga kami dyan. After nun, umuwi na agad kami. Kaso nga lang, malas lang kasi may nadaan kaming kapitbahay namin na disgrasya sa motor. Dahil nga, nabagsakan ng wire. Live wire man ito mga kaibigan. Buti na lang, hindi siya napuruhan. Grabe o, nabagsakan siya ng ganito mga kaibigan. Grabe, sakit nga daw ng dibdib niya. Buti na lang, may nag-rescue agad. Dumating agad itong ambulance dito banda sa area na to. Wala tong street light. Medyo madilim dito. Buti na lang, nadaanan nga namin. At yung nasettle na nga siya, umuwi na kami, bumiyahe pa kami. Medyo malayo yung biyahe namin mula sa city papunta sa amin. Nakarating na nga tayo sa bahay, nagulat ako dito, may pa-surprise pa tong pamilya ko. Kinabukasan, dumating na rin yung washing machine na in-order natin at gumala agad ako dito. Grabe, na-miss ko talaga yung lugar namin dito. At yun nga, bumili kami ng aming pwedeng kainin, bumili kami dyan ng isda at ang saklap lang neto kasi nga, makulimlim na doon sa amin kasi nga, umpisa na yung bagyo. Talagang hindi ko talaga na-enjoy yung bakasyon ko dito sa amin dahil magbagyo. Umpisa na nga yung ulan at dito, sumilong na kami dito kasi nga, naligo na talaga kami sa ulan. Bigla ba namang bumuhos talaga? Grabe, kita niyo yung lugar dito sa amin. Napaka-green talaga. Talagang mas gugustuhin ko talagang mag-stay dito sa amin kasi nga napaka-peaceful talaga dito. Green na green talaga yung paligid kaya sabi ko, wala na, diretso na tayo sis, basa na talaga tayo nito. No choice talaga, talagang maligo na talaga nito sa ulan. Kaya yung mga kaibigan, hanggang dito ng ating vlog. Maraming salamat sa panood at God bless sa ating lahat. Paalam!